Huli sa CCTV camera ang pagtangay sa isang motorsiklo sa Tondo, Maynila. Pagnanakaw, napag-alamang ginawa ng apat na mga suspect. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Sa CCTV footage, kita ang pagtangay ng lalaki sa isang motorsiklo sa barangay 122 Tondo, Manila. Yung susi po, hindi ko po nakuha sa may top box. Pag-atras ko ng motor ko, yung rinarada na, pinapanarking ko na po. Kaya tampante na po ako, akala ko po, nakuha ko na po yung susi. Ang pagpasok ko ng bahay, siguro mga alas mebe, chinempohan pong kunin yung susi po ng motor ko. Tapos binalikan po nila ng mga alas 3 ng madaling araw. Saka nila kinuha yung motor. Umaga na nang madiskubre niya na nawawala na ang kanyang motorsiklo. Ginagamit pa naman niya ito sa hanap buhay at panundo sa kanyang anak sa eskwelahan. Kaagad naman idinulog ng biktima sa pulis ang insidente. Nireview yung CCTV at nung nireport sa pulis, meron nakapagsabi kung nasaan. Kaya nakuha kaagad ito kasama yung motorsiklo na recover natin. Arestado sa follow-up operation ang nakita sa CCTV na tumangay sa motor na si alias Miko. Napag-alaman na planado ng apat na suspect ang krimen. Ayon sa kanya, inutosan siya ng mastermind nila na si alias Koke para tangayin ang motorsiklo. Ngayon, natutulog ako. Ngayon sabi, itulak daw yung motor. Ngayon, dinala ko po sa dandan. Ngayon sila na po nag-start. Ibibenta po yata nila siya. Pero di kalaunay, bumaliktad ang mismong mastermind at itinuro ang mga kasabwat niya sa mga otoridad. Sinurrender din ni alias Koke sa kalapit na barangay ang tinangay nilang motorsiklo, pero nabaklas na ang top box at LED lights nito. Sinurrender po kami ng isang tropa namin. Huli na nang malaman sa investigasyon na ang mismong mastermind pala ang nagsuko sa mga kasamahan niya. Kabilang sa tinuro si alias Zenki na siya namang nagpaandar sa motor gamit ang ninakaw nilang susi sa top box. Nakayano lang po ako, nakiparty lang po. Kasi po, birthday ko po noong araw na yun. Para po magkaroon ng handa. Humingi naman siya ng dispensa sa ginawang krimen. Pero di ko po alam na kapitbahay po pala namin yung complaint na ito po. Pero kung alam ko po, hindi po mangyayari. Sana po mapatawid niya po kami. Patuloy pa rin tinutugi si alias Koke at ang lookout na si alias Jeffrey. Reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016 ang kanilang kakaharapin. Paalala na rin natin sa mga kababayan natin bago natin iwanan yung mga motorsiklo natin, siguraduhin natin dala natin yung susi. Kasi para maiwasan natin yung ganitong klaseng insidente na nananakaw yung ating motor, napakadali kasi nandun na mismo yung susi. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.